puso mga katropa, welcome back po sa ating channel. Ayan, so kung napapansin nyo, meron po tayo ditong skeleton na motor. So motor mo ba ay skeleton? Gusto mo itong patakbuhin pero wala kang wiring harness. So good po ang iyong makina pero wala kang harness. So ano yung gagawin mo para mapatakbo mo ito? So basic tutorial mga katropa, gagawa po tayo ng DIY wiring harness. Ayan, so paano nga ba tatakbo? Ano yung mga dapat meron tayo para magkaroon po ng kuryente o para dumaloy po yung kuryente sa ating motor? Syempre nandun na po yung stator, no? Sa stator, tapos si CDI. Dapat meron, good po yung ating stator, good po yung ating CDI, no? Syempre ay gagamit mo tayo ng CDI socket. Ayan, CDI socket. At syempre dapat meron po tayong regulator, no? Kung meron ka dito, at syempre huwag natin kalimutan yung extension wire, no? Okay? So kung meron kang extension wire, may CDI ka, may regulator, good yung stator, well, mapapatakbo mo ang yung skeleton ng motor. At kung gusto mo na malaman kung paano ito install, well, umpisahan na natin to. Okay? So let's go! Yo, welcome back mga katropa, at dito po tayo mag-uumpisa mag-wire sa ating stator coil, no? Ayan, so bago tayo mag-uumpisa, alamin muna natin kung yung stator coil natin ay battery operated, naka full wave or naka half wave. So yung stator na meron po tayo ngayon ay sa keyway, no? Or kaparehas po ito sa Haoju. Well, yung motor natin ay XRM, at kinonvert ko po ito sa stator ng keyway. No, kung mapapansin nyo ay meron po siyang palaser at saka dalawang kulay puti, no? Ayan, so tatlo po yung wire na kanyang stator. So alamin muna natin dito kung ito nga ba ay naka full wave or naka half wave. Paano natin malalaman? Sa pamamagitan ng pag test light natin, no? Ayan, no? So yung isang test light dito sa isang wire na puti, tapos yung isa naman ay ilalagay natin dito sa isang puti, no? Pag umilaw ito mga katropa, ito po ay naka full wave. So i-kickstart lang natin para malaman natin. Yun, so umilaw siya, no? Ayan. So, isa pa nga. Ayan. So, ibig sabihin, naka-full wave po yung ating stator ng keyway, no? Ayan. So, yung ginawa ko nga pala dito mga katropa, stator ng keyway, tapos flywheel po ng keyway din, no? Ayan. So, set po sila dyan. Ayan. So, ayun. So, nalaman na po natin na naka-full wave. Paano naman po mag-test ng naka-half wave? So, sa half wave po, yung isang wire ng test light mo dito sa harness, ay sa harness, sa yung stator, tapos yung isa naman ay tutusok mo sa body ground, no? Sa ground. Pag umilaw po, so ibig sabihin naka-half wave, no? So ito hindi umilaw kasi naka-full wave dahil dito mo ilalagay yung isa. Ayan. Yun, so umilaw, no? So ibig sabihin naka-full wave po yung ating stator coil. Ayun. So napagalaman natin na naka-full wave yung stator coil at mag-uumpisa na po tayo mag-wiring. So since na naka-full wave yung ating stator coil, gagamit po tayo ngayon ng full wave charger, no? Or full wave na regulator. Pwede tayong gumamit dito. So nalaman naman natin na full wave, kaya full wave yung ikakabit natin, no? Tsaka ito lang po yung available natin ngayon, okay? So itong kulay white na kapares po na white ay ikakabit po natin yan dito sa regulator, no? Dito po sa ating regulator sa kulay yellow at saka sa orange. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Okay, so i-rect ako na lang kasi since dito ko lang naman siya ikakabit, aabot yan, okay? So nasa iyo na po yun kung saan mo siya ilalagay. Ilagay mo siya sa unahan, so gagamit ka na mahabang wire. Ayan. So sa iyong regulator, may natitirang wire. Yung ground, yung kulay green ground. Tapos ito yung red, papunta ito sa battery at papunta po sa harap, sa front, sa susi natin. At yung ating accessories wire, itong kulay black. Tapos may natira na lang po sa kanya, blue na may guhit na white. Ito po yung sa ating stator, no? Ito po yung positive ng pulser, okay? Tapos yung negative naman ng pulser, nakakonnect na po sa ground po ng stator, no? Kaya pulser, positive ng pulser na lang po yung lumabas dito sa kanyang wire, okay? So ganun ka technology yung keyway, no? Ayan. So 3 wires lang po siya. Siyempre, nakapagkabit na tayo rito sa ating motor, yung ating chassis at saka yung ating engine ay lalagyan po natin yung ground. No, kung mapapansin nyo ay meron po tayo dito ang kulay green na ground, no, na wire. Yung po yung ating
body ground. Ayan. So, mag-install po tayo ng body ground papunta sa battery at papunta po sa front. Okay? So, ito na po yung ating ground, no? Naka-install na po siya. Tapos, yung ating regulator ay papasukan din natin ng ground. So, dito na lang po tayo kukuha. Ayan. So, may nakahanda na ako dyan. So, tape ko na. Tape ko na. Ikabit ko na pala. Yun. So, okay na po yung ground ng regulator. Ayan. Yun, okay. So, nakakabit na po yung ating green. So, may natitira na lang po tayong red. At saka kulay black sa ating regulator. Tapos sa ating stator coil naman ay natitira pa po ditong blue na may guhit na white. So dito muna tayo, no, sa regulator, ubusin natin yung mga wire dito. So itong red, ito na po yung magkakarga ng kuryente sa ating battery. Tapos ito po yung magsisilbing ignition natin, no, ito yung susi, no, papunta po sa ignition switch. Tapos papunta sa battery. So ibig sabihin dalawa po yung wire niya, no. So may ginawa na po ako ditong wire. Ano? Bali, papunta po sa battery at saka papunta po sa susi sa front. Ayan, so kung mayroon po kayo dyan mga solid wire or color code na wire, ayun po yung gamitin nyo. So nasa yun na po yun kung anong wire po yung gagamitin mo pang install, no, pang kabit. So dapat may palatandaan ka lang, no, sa wire. Ayan. So gaya ng sabi ko, wire na papunta sa harap, ito na po yun. Tapos ito naman yung wire na papunta po sa battery. So, mag-i-install po ako dito. Ayan. So, ikabit ko lang po yung wire. Ayan. So, ito na po yung dinugtong nating wire sa ating regulator, yung sa kulay red, no? Mapapansin mo na papunta ito sa battery, sa, dito sa ating U-box. Tapos ito naman na mahaba, papunta naman po ito sa front. No, ayan. So, kayo na lang po yung bahala mag-color code, no? Gumawa ng palatandaan sa wire na ikakabit nyo. Okay? So, wala po kasi ako dito yung kakulor code na wire. Kaya ito muna yung kinabit ko, no? For tutorial purposes, mga katropa. So, syempre, dahil positive yan, ay lagyan natin ng tape. Ayan. So, okay na po. Ito na po yung papunta sa battery. Ito yung papunta sa harap. Okay? So, next natin, okay na po yung ating positive. Next naman natin ay yung ating accessories wire. Yung accessories wire ay papunta po ito sa front, no? Okay? So, mahinanda na rin ako ditong wire na kagaya ng sa kulay red na ginawa natin, no? Kung mapapansin nyo, pa-Y po din po siya, no? Yung isang wire nito ay kakabit natin dito sa kulay black ng ating regulator. Okay? So, bakit pa-Y po siya? Saan po papunta yung dalawang direksyon ng wire? Okay? Ayan. So, ganyan ko muna, ha. So, itong wire na isa, papunta ito sa front, no? Kung mapansin nyo, mahaba. Magsasama po sila itong kulay red na ito, no? Ito yung sila yung magiging silbing susi, no? Sila yung magiging silbing ignition switch na, no, papunta sa susi. Tapos, kung mapapansin nyo, naglagay po ako ng parang wire na connection din dito. Papunta naman po ito sa ating CDI, no? Ito yung magiging supply ng ating CDI, no? Accessories wire ng ating CDI. Kaya po, ganyan po siya, mga katropa, okay? Okay, so tape ko muna to. Kasi yung ating regulator na full wave, mga katropa, bakit mayroon po siyang accessories wire? Mahalagang mapasukan po siya ng accessories wire, which is yung kulay black, para hindi po mag-overcharge yung ating battery at hindi mag-high voltage po yung ating wiring connection. Okay? So guys, sinabi ko, tandaan nyo na lang po yung mga wire para hindi po kayo malito, okay? Tapos dito naman po sa kulay green na ito, maglalagay din po ako dito ng kulay green, no? Extension po ng ground. Papunta po ito sa ating CDI. Magisilbing ground naman ng ating CDI. So, tape ko lang din to. Ayan, para ma-organize. Okay? So, okay na po yung wire ng ating regulator. Meron na po siyang accessories wire. Meron na po siyang positive na papunta sa battery sa susi. Tapos yung orange galing po sa stator. At saka yung yellow galing sa stator. Yung ground ay doon po sa ground. Okay? So, iti-tape natin siya.
hanggang dito punta rito para organize. Yan. So, okay na po yung wire ng ating regulator. Na-install na po natin. Okay? Tapos, ito pong wire ng ating stator coil, yung blue na may guhit na white, papunta po siya dito sa ating CDI. Kung mapapansin nyo po, yung CDI na gamit natin ay battery operated, no? 4 pins, pang lipan. Ayan. So, dito po sa side na ito, sa part na ito, dito natin ikakabit yung blue na may guhit na white. Ayan. So, ikabit ko muna. Lagyan ko na ito ng tape. Okay. Then, next. Then, okay na po yung wire ng ating stator coil na ikabit na po natin lahat. Then, okay na rin po yung wire ng ating regulator na ikabit na rin natin lahat. So, next natin na kumpletuhin yung wire yung ating CDI. No, kung naalala nyo, nag-series tayo ng, gumawa tayo ng wire na ground. No, kinabit natin dito kanina. No, dito natin ikakabit sa ground na part, dito sa part na ito, dito po yung ground ng CDI ng Lipan 110 sa part na ito. Okay? So, dyan natin siya ikakabit. So, tanong, gagana nga ba ang battery operated kahit walang battery? Oo naman, basta good po ang iyong regulator. Ayan, so okay na po yung pulser, tapos yung ground. Next naman po natin itong part na ito dito sa tabi po ng pulser sa taas, sa tabit niya lang. Ito po yung maglalabas po ng kuryente papunta po sa ignition coil, no? Ayan, so ito po ay papunta sa ignition coil. Okay? So may wire na po akong hinanda dito papunta sa ignition coil, which is ito pong wire na ito. Ito po yung hinanda akong wire na papunta sa ignition coil. So ikabit ko na. Ayan, so sana nasundan po yung wiring, no? Itong part na ito ay papunta sa ignition coil. Then ito naman po yung galing sa pulser. Tapos yung green po, dito sa part na ito ng pulser, dito po yung ground. Okay, so kung mapapansin nyo, isa na lang po yung natitirang wire ng ating CDI, which is ito po yung ating accessories wire. No, mahalaga mapasukan po ng accessories wire ating CDI para ito gumana. So kung napapansin nyo, gumawa po tayo dito na parang Y na V kanina, dito sa ating regulator. Yung accessories wire dito sa ating regulator, which is yung kulay black, ito na po yung wire na po na yon. Tapos naglagay ako dito, no? So dito po natin ikakabit yung accessories wire na magsusupply naman sa ating CDI. Okay, so ikabit ko muna. Yun, so kompleto na po yung wire ng ating CDI na ikabit na po natin lahat. Okay, so i-organize muna natin siya, iti-tape natin na maayos. Yan, so okay na po yung wiring connection ng ating CDI. Naikabit na po natin yung ating CDI sa harness, yung DIY harness natin, tapos yung regulator, no? So dito lang po sila sa part na ito natin ilalagay. Ayan, dyan po sa part na yan. Okay, so pwede mo rin pahabaan yung wire ng iyong CDI, pwede mo ilagay sa low box. Itong regulator, lagay mo sa loading new box. Depende na po yun sa kung gaano kahaba yung wire na gagamitin mo. Ayan. Yun, so okay na po yung ating part na ito dito ng ating DIY wiring harness. So itong wire na ito, ipapunta po ito sa ating battery, no? Pwede mo siyang dugtungan ng wire. So since wala po akong battery, gagawa na lang po tayo ng separate tutorial. Paano naman mag wire na ito papunta sa ating battery, okay? So naglagay lang po tayo dyan ng abang. Kasi itong namang isang wire na naiiba, ito po yung papunta sa ignition coil, no? Sa kabila. Okay? So ilatag po muna. Dito lang naman sila, eh. Ayan. Ayan. So, tape ko muna.
Yung mga tropa, so tapos na po natin gawin yung ating DIY wiring harness, no? So ito na po, ipapakita ko sa inyo lahat, no? So sa part po ng kanyang susi, ay naglagay lang po tayo ng switch, no? So kung naalala nyo kanina, ay naglagay po tayo ng itong kulay red, yung positive. Naglagay po tayo ng wire papunta rito sa front. Tapos yung kulay black, yung accessories wire, naglagay din po tayo dito papunta sa front. Ay dito po natin sila inabit, no? Sila yung magsisilbing switch, no? Okay? Ito yung magsisilbing patayan natin ng ating motor, okay? So, titignan na po natin kung matagumpay yung ginawa natin, kung may kuryente na po sa kanyang ignition coil, okay? So, ipakita ko muna sa inyo yung ginawa natin. Ayan, so ito na po yung ating ignition coil. So, hindi makita. Ayan, tas na natin onte. Ito yung ignition coil. Naglagay po tayo dyan ng ground. Tas ito po yung wire na galing po ng ating CDI, no? Tapos ito po yung ginawa natin sa ating ignition coil. Ayan. So, titignan natin kung may lalabas na kuryente. Ayan, wala. So, ibig sabihin, naka-off po yung ating susi. Yung ating switch, buksan natin. No, may kuryente, oh. So, sana nakikita nyo siya. Ayan, ang lakas, diba? Malakas yung kuryente ng ating ignition coil, mga katropa, kasi ito po ay naka-modify, no? Na-modify po natin yung ating ignition coil. Ito po ay may ground strap, no? So, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa itong ground strap na to para mapalakas po yung kuryente ng yung ignition coil, ay nandyan po sa ating video, no? Tingnan nyo na lang po paano gumawa ng ground strap ng ating ignition coil. Yan, no? Napakalakas ng kuryente, di ba? So, sa mahilig sa racing-racing dyan ay pwede to. Okay? So, papatayin ko sa ginawa kong switch at i-start natin kung may kuryente. Yun, wala. Okay, so, buksan ko ulit. Yun, ang lakas ng kuryente. Yun, so, masasabi kong matagumpay yung ginawa nating DIY wiring harness, okay? Ayun mga tropa, so ganun lang po gumawa po na DIY wiring harness, no? Sa mga wala pong budget dyan na makabili po ng wiring harness, eh ganun lang po siya ka-basic gawin, no? Napakadali lang po. So sa hindi po ganun maintindihan yung ginawa natin, ay maaari po kayong mag-comment dyan, magtanong po, no? Kung ano man po yung uri ng motorcycle nyo na gagawa nyo po ng wiring harness, ay pwede po kayong tulungan, no? Mag-comment lang po kayo dyan at sasagutin natin agad dyan, okay? So hanggang dito lang muna yung video natin mga katropa, no? Sadali lang po, pala, bago kumakalimutan, abangan nyo po sa next video natin at tuturo ko naman sa inyo kung paano naman po tayo mag-install ng ilaw. Siyempre, dapat meron po tayong headlight sa ginawa nating DIY wiring harness. So, napakalagang meron po tayong light, lalong-lalo na pag ginagamit natin yung motor natin sa gano'y, okay? So, abangan nyo po niya sa ating next video, okay? So, hanggang dito lang muna tayo mga katropa. Guys, like ko sinasabi dito sa ating YouTube channel. Customer ay ingatan, palagi tayong balik-balikan. Ako po si Papa Chad. God bless you all. Ingat mga katropa.